kayo na ang humusga. Sasayin mo sa akin, ubo? Ubo. Oh. Ay, nako. Ayun na kaya! Ay, nako. Ayun na, ayoko ganyan. Acting, acting, Gandang Kara at Papa Jackson. Papa Jackson. Georgia. Georgia. Alas 9 hanggang alauna ng umaga. Tuwing Biyernes. Dito lang sa 106.7 Energy FM. Same, same, pero... Iba! Pangaw, we are number 106.7 Energy FM. Pangaw, mo sabihin radyo, sabihin mo. Good evening, Metro and Mega Manila. Welcome back. Oh, yeah! Hello! Sabihin mo nga yan. Oh, yeah! Ano ba yan? Pag, ba't tayo mo sabihin? Wala lang, hindi bagay sa akin. Ba't sa akin bagay? Sabihin mo nga na, oo ah! Ano? Oo. Ayoko. Dalawang U tapos ah. Oo. Hindi pa yung dating siya, parang ang pabo. Ganun na nga. Sa panga. Wag na. Oo ah! Oo ah! Hindi. Kailangan agree-agree ka. Oo. Halimbawa, masarap pa yung kinain mo? Oo ah! Parang nagmamakaawa. Ganon. Hindi nga. Hindi oo. Uuwa. Uuwa. Ba't kailangan? Ganon. Ay, tawagin nyo na kami. 7001-7949 or 8721-2429. Or PM nyo kami sa aming Facebook fanpage na... Energy FM 106.7. Yan din yung aming account sa Facebook, Instagram... YouTube, Twitter X, tsaka TikTok. Yes. Oo ah! Oo ah! Saan mo ba natutunan yan? Kay Kevin nga. Sabi mo kay Kevin, tigilan yan ah. Nakikinig siya. Kevin ah. Ganun daw, pag tinan mo, sila naaalala na rin nila. Ganun nga pag nag-agree ka. Pre-pre, maganda ba? Oo ah! Ganun. Maganda ba si Gandang Kara? Oo! Ganon. Okay. Di ba? May ba ulo niya ngayon? Oo! Ay, hi, hello kay Marco Ramelo. Maligayang bali. Patawagan niyo na kami. 7001-7949 or 8721-2429. Ulan-ulan na naman. Oo, grabe. Lakas ng ulan kanina. Oo! Oh, kita mo, na-apply ko na. Kapag agree-agree ka. Sobrang lakas. Oo! Eh, di ba? Oo. Pero pag medyo hindi naman kailang agree-agree at ano lang, di ba, yung ang pagkakatanong lang ay, gininawa ka ba? Oh, hindi, oo ah. Sabi, bakit laging inaantok si GK? Oo ka! Kasi po gabi na. Oh yeah! 11 na po kasi. Oo nga no, 9 minutes ano before 11 o'clock. Oh, oh. Nilalabanan lang po ang antok. Oh. Ganon, because it's work. Pero alam mo na, pag mga oras na ganito, lalo na kapag pagod yung utak mo, mas mabilis kang maantok eh. May nakatulog ako kanina, diba? Talaga. Sa kaisip. Buti nga nakatulog ka, ako hindi. Oo. Pagdating ko ng bahay, alam mo ang ginawa ko? Kumain ako. Kasi, alam mo, nakakagutom mag-isip, diba? So ang ginawa, ayan oh, humikap na naman siya. Oh. Ang ginawa ko, ano, dumaan ako ng pagkain ko, kinain ko sa kwarto ko. Mm. Tapos, pagkakain ko, siguro mga 20 minutes, ang haba ng tulog ko. Nagising ako mga ano, 6:30. Mm. Ngayon, tapos nakita ko may nag-text sa akin, habol ka! Sabi. Ako? Yun, yung mga mamis. Sino yun? Si mami ulit ba yan? Oo. Wala, hindi talaga ako makahabol. No. Kanina, kasi may pa-dinner ang Mayora kanina. Kilala nyo naman ako, madali akong ayain sa ganyan pagkaya ng katawan ko. Diba? So hindi naman katawan ang pagod kanina, yung utak ko, di ba? Pero siguro kung may nag-abot sa akin ng 1.5 kanina, gumanda pakiramdam ko. May mga ganyan pagkakataon. Ano? Bad trip ka ba? Abotan mo ng 1.5. Nanay mo, di ba?
Pag nanay mo buryong, abutan mo 5,000. Try talaga? Mo. Try mo. Gagaan ang pakiramdam. Ay, oo. Oh. Favorite anak ka bigla. Tawagin nyo na kami. Ang number namin ay, pag globe ay... 7001-7949. Pag landline, yan ay... 8721-2429. Pag gusto mo kami i-PM sa aming Facebook, ang account namin ay... Energy FM 106.7. Naghahang na yung utak ko. Kaya nga eh. Pagpasensyahan nyo na po. Ayan. Dahil mga para tayong mga pagod ang utak. Alam mo ka, ito yung mga pagkakataon that you have to give yourself a tap on the back. Oo. Kasi alam mo kung iba-iba lang sa pinagdaan mo maghapon. Oo. Nagpapahinga ngayon. Lalo pa yung trabaho natin, entertainment, di ba? Mahirap magbigay ng lakas kung ikaw mismo nangangailangan. Hey, buta na kung lakas ng katawan yung kailangan dito, yung mood eh. Oo, totoo. Di ba? Tapos alam mo naman ang mundo ngayon, masimangutan mo lang konti ibang tao, sabihin, ay masama ugali niyan. No, parang ako, yan yata ang laging ano sa akin. Attitude, may attitude yan. Nasuplada daw ako. Dahil di ako namamansin, hindi ako nagsalita. Tapos may nag-issue pa sa akin noong nakaraan, ano daw ako. May nag-comment na ano, ano naman yan eh, hindi marunong mag-ano ng mga fans kasi mga bisita hindi niya kinakausap. Sino kaya yon? Totoo naman din yon. hindi marunong makapag-usap yung mga bisita, hindi niya iniintindi, pero ganyan. Totoo naman din yon. Grabe naman. Na hindi ka nakikipag-usap. Kinakausap ko naman. Unless kausapin ka nila una. Eh, hindi ko kasi alam kung ano pa sasabihin ko. Oh. Pero nakikipag-usap naman ako. Pag kinausap ka na. Oo, kaya huwag niyo pong masamain yon kasi hindi ako madaldal talaga. By nature na yung maano. Siguro madaldal ka sa, po, ano pong sa mga taong komportable ka na. Parang bihira yung mangyari. Sa taong komportable ako, parang bilang lang yun sa daliri eh. Yun nga, yun nga yung point ko. Pero kailangan kasi mag-gain mo muna yung ano ko. Hindi kasi ako basta-basta nakikipag-ano, yung sa umpisa pa lang. Mm-mm. Kaya pag sa mga bagong bisita, hindi ko alam. Mag-hello naman ako, hello po. Pero yung kagaya mo na kwentuhan, saan diba? Po kayo nakatira? Lahat na malalaman ko, diba? Ilan po anak nyo? Nagkaanan ka ba nung bata tapos ka? Lahat ano malalaman nangyari? Ko eh. Nag-away po ba sila? Sabi ko, ay parang caller. Yun na hindi ko naman kaya. Ako naman. Kaya na iku-compare din ako, kasi iba ko sa'yo. Interested ako lagi sa tao, sa buhay ng tao. Ah. Oh, in short, matyismoso talaga ako. Ayun. Eh ako naman, hindi kasi ako matanong. Kasi dahil ako, yung tipo ng taong hindi rin ako makwento about myself. Mm-hmm. So, hindi rin ako nagtatanong sa iba kasi parang respect ko rin sa ito, kanila. Ito, tinan mo, nag-comment si Isabel Concepcion. Ano daw? Oh, cardiac fan yan. Ano daw? Oh, totoo yan. Tinitigan niya lang kami. Totoo naman. Hindi ko kasi lang nasabihin, kasi nakatingin lang ako. Tapos minsan yung titig ko pa, maano mo talaga yung tingin ko eh. Kasi marami na nagsabi sa akin ito, pag tumingin daw ako, yun talagang titig na titig mula ulo hanggang paa. Pero wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang tumitig. Ganon. Tumatagos lang yung ano ko, titig ko. Ganon pa naman ako tumingin. Yung parang akala mo ang sama. Ganon. Pero ganyan hindi mo ako naman. Tignan noon eh. Ha? Huh? Hindi kita tinitignan. Naku, alam matagal ng issue to. Hindi yung pa rin ninaamin. Ikaw ang tumitingin. Hindi. Kasi sino lumilingon ng leeg? Kasi, siyempre, ano lilingin? Ba't lilingon, bewang? Ba't kililingon kung hindi ka nakatingin? Kasi nga, dumadaan ka at nakatitig ka sa akin. Pwede ka namang hindi tumingin kahit dumaan ako eh. Dumadaan ka eh, tapos parang patalbog-talbog pa yung lakad mo. Excuse me. Patalbog-talbog pa, tapos nakatingin ka sa akin. Wow! So, dapat di ka lumilingon. Yung kailangan may collar ka, lilingon ka pa? Alam mo, di ba dapat concentrated ka sa caller mo? Hindi, lahat talaga. Kahit nga nasabot ako ngayon, di ba? Kahit may bisita, may kausap akong caller, may kausap ka rin bisita eh. Talaga. Ngayon, may pag may dumaan, lilingon ka, titingin ka. Oo, tumitingin ako sa lahat. Okay, sige, sabi mo eh. Di ba? Talaga? Pero ikaw, talaga nakatitig ka noon hanggang... Nakatitig? Malapit ka rin mabangga sa posting nga eh. OA ka! Totoo! Walang ganun. Ay, nako, wow, totoo yan. Nakatitig. Nag-aalala ako nung baka lumusot ka sa salamin eh. Iba yung titig mo na dyan. Oo, tapos ang malapit na paglagpas mo, nakalingon ka pa rin pa sa likod. Hindi ako, yan ang invento na yan. Alam mo? Hindi ako lumilingon. Ay, Ton! Hindi ako lumilingon. Hello, pinagsasabi mo dyan. I-change topic natin to kasi ayaw umamin nito eh. Hello po, ma'am. Ton! Hello po, ma'am. Musta ka? okay naman wag po. Wag mong tawagin, ma'am. Baka pagkarwashing ka niya. Nakalatauhang ka niya. Sir Ton! Hello po, ma'am. Oh, taga Pampanga ka pala. Opo. Hello sa iyo dyan sa Pampanga. Ulan ba dyan ngayon? Kagabi, ma'am. Ngayon, hindi na. Naku, pag umuulan, lumalabas yung mga aas. Aas?
Di ba? Yung aas. Oo, sir. Lalabas yung mga aas. Pag umaga, oh, masarap ang ulam yun, di ba? Hot dog, tsaka am. Opo. Napaka-unique, no? Ano kaya history? Bakit pag H nagkakaroon, pag walang H, pag may H nawawala? Ano kaya history niyan, no? Di ko rin alam. Di ko rin alam, sir. Pero di ba, dialect nyo kasi yun, di ba? Opo. Parang pag Ilocano, ang Ilocano naman, lag kaming, oh, ngarod, kahit na anong sasabihin namin, may ngarod sa dulo. Di ba ganun, di ba? Oh. Kumain ka na. Kain ngarod, ganun? Oo. Alika, babay ngarod, ganun? Oo, oh, lagi. Talaga, bihis na akong ngarod. Oo, oh, ganyan, totoo nga. CR akong ngarod. Well, totoo ba? Oh, pag Ilocano, parang kadugtong. Iihi akong ngarod. Parang siyang Tagalog, parang siyang diba, parang ganun, ngarod. Diba? Oh. Parang, oo ah! Ganun, oo ah! Anyways, Ton. Anong ginagawa sa buhay ni Ton? Isa akong teachers, Papa Jack, and then minsan technician sa mga phone, and then meron pa akong Facebook social media manager din ako. Oh. Ang dami, baka nag-networking ka din, ha? Wag mo akong ayain, ha? Ay, hindi. Ano lang, medyo teacher, yun lang yung pinagkakalibangan, sir. Teacher ka, anong tinuturo mo? Mga IT, sir. Information system. Kaya pala ma-sir ka kasi teacher ka. Di ba pag teacher, lahat sir ang tawag, tsaka ma'am. Yes po, ganun mo. Wag na, Kara na lang, tsaka ano, Papa Jackson. Hindi ako sanay, sir. Sige. Oh, anyways, IT ang tinuturo mo. Opo. Napag-aaral lang ba kung ano ang OpenAI, ganun? Ngayon sir, yung napapag-aralan naman yung OpenAI tsaka yung mga blockchain, something like that. Talaga. So ano ang OpenAI? Ano to sir, magkaklase tayo. Hindi. Ano ba? Hindi mo alam. Kasi hindi ko rin alam. Mabuti na yung... Sige na, magkwento ko na kay Kara, magkakamot lang ang siko. Sige, kwentuhan mo kami, Thon. Okay sir, ganito kasi ma'am, 30 years old na po ako, tapos meron akong relasyon, may asawa siya dati. Ewan ko lang kung iwalay na pa talaga sila, ganun. And then, parang sa akin, ang hirap mag-commit, lalo na pag walang assurance. Then sa bagay na gusto mong gawin, tapos laging ilang ka sa mga bagay hindi kayo pwede magkasama yung public, lagi kong iniisip baka may makakita, tapos yon yung ganun po. tapos nag-ano na rin po kami med. Although, nagsasama naman kami minsan, tapos, actually, Papa, 2 years na kami. And then, pinakilala ko na rin siya sa magulang ko. And then, sinabi ko rin sa mga magulang ko, meron siyang anak. Pinakilala din naman nila sa magulang niya. Yun, okay naman po. Gusto naman ako ng magulang niya. Tapos, yung minsan yung family ko medyo okay naman. Hindi naman sila, hindi katulad dati nung di pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung kargador pa ako sa Divisoria. Ngayon, parang support lang sila. Pero dati, talagang against sila sa mga ganun na desisyon ko sa buhay. Lagi po kasi yung mga hindi naman deradol ng single mom na sir. Hindi po ganoon. Parang natawa ako doon ha. Ibig mo sabihin na lahat na naging ex mo single mom na. Hindi naman po, hindi lahat sir. Galing po ako doon sa relasyon na pares kaming single, and then yun.
parang nahulog yung loob niya sa akin, nahulog din naman yung loob sa kanya. Tapos, yun, nagka-inlaban. Ganun ba, sir? Hirap lang kasi, yung iniisip ko lagi, hanggang kailan kaya to? Eh, paano kung biglang babalik yung asawa niya? Ano naman ako? Ay, hirap naman kasi, todo support, ah, sir, todo naman sa support sa akin. Pag basta, basta sa kanya, lagi akong nakasuporta. Sa trabaho niya, kahit anong gawin niya, ganun. Gano'ng katagal na kayo? SSC kami, sir. Dati ano kami, yung SSC? Dati kami SSE. Ano yun? SSC. Ano yun? Student Supreme, Supreme Student Council. Ah, dati, sa school. Sir. Yep. So, gano'ng katagal na nga kayo? 2 years na ngayon, sir. Two years na. Magka-live-in na kayo? Hindi naman, sir. Minsan, nagkikita kami, sir. Kaso, yun nga lang, hirap dun sa part ko na hirap aminin. Minsan kasi ako nagsusundo dun sa mga bata. Although, matatanda na yung mga anak niya. Yung parang, hanggang kailan kaya to? Laging ganun yung pumapasok sa isip ko. So, hindi ka secured sa kanya? Oh, parang ganun yung naisip ko minsan, sir. Pero, yung laging iniisip ko na lang, it's parang yung, ano to, yung, sige, go with the flow na lang ako, ganun. Hindi ko na naiintindihan, anong gusto mo itanong, ha? Gusto kong itanong, sir, kung paano ko ba sasabihin sa kanya, kasi naiyaring naman ako, ano ba yung, kasi lagi naman niyang sinasabi na wala na, ganun. Eh, paano ko malalaman talaga kung seryoso ba siya sa ganun na, ano? Although nararamdaman ko naman minsan na ganun, kasi give and take naman kami para talagang mag-partner. Kaso, yun nga lang, medyo nag-aalangan ako. Lalo na dun sa part na, eto na ba talaga? Ganun. May nag-comment, oh. GK, smile ka naman. Okay, nakasimangot ka sa camera, oh. Nakasimangot ba ako? Oo. Ayan, oh. Tignan mo. Ang tanong mo ay paano mo malalaman kung... Opo, ma'am. Ang gulo na ng usapan kung na ano to. Nga. Kung seryoso. Yes po. Ganun. Actually, matetest mo yan ano eh, by time eh. Kung mapuprove ba talaga eh. Kasi maraming napipeke sa una talaga eh. Diba ko, Vincent? Tsaka natatakot din ako para dun sa sarili ko, sir. Kasi hindi talaga 100% sure na iulay na talaga sila. Ganun, yung parang... Paano yung hindi 100% sure? Paano yun? Kasi nakabase lang ako doon sa sinasabi nila, ay sinasabi niya, sir, na iulay na sila, ganun. Asan ba yung kanyang ex? Nasa abroad data, sir. Ah! Abroad. Okay. So nag-iwalay sila habang nasa abroad yung ex, parang ganun. Oh, sir. Eh, hirap naman kwento yung side niya ba't sila nag-iwalay kasi wala siya dito. Siyempre, kwento niya, hindi pwede kwento sa atin. Oo, para ma-prove niya na kung tama ba yung kukwento. Kayo ako naman magsalita dun sa tao na wala dito, sir. Alam mo, Ton, ano, I think your concern is coming from a place where ano, you really love this person. Tama ba? Yes, sir. Parang totally commit na talaga kasi... Nandun ka sa part na kaya mo nararamdaman ito because you're afraid of losing the person. Tama? Ganon nga, sir. Inevitably, ano man ang sabihin na minigandang kara sa'yo, there's only one person who can give you assurance. Siya. Walang iba. Oo. Try mo yung barangay chairman nila. Hindi pa rin, siya pa rin. There's only one person who can give you the necessary assurance.
Kasi pwede ka na yung plastic ngayong gabi. Ang ganda na sinabi ni Gandang Kara, di ba? It can only be proven by time, test of time. Tama yun. In all things, di ba, na may kinalaman sa ano, sa relasyon, di ba, it can be proven by time. Tama naman yun. But then again, kahit sabihin namin niya, kahit mag-Google kami ng magagandang quotation ngayong gabi, there's only one person who can give you such assurance. Siya yun. Opo. Diba? At tama naman, alam mo, the fear of losing someone is actually a good thing, no? Ibig sabihin, mahal mo yung tao. Diba? Kaya lang, if you do not address that, kung hindi ka magiging honest sa kanya, sa bagay na iyan, alam mo, it's going to turn into a paranoia. Mapraning ka niyan, Brad. Diba? Kasi, although, napapagkwentuhan naman namin minsan kasi nahiya lang akong tanungin siya directly na kung ano na ba talaga yung status, well, ganun. You're investing your time and your life and di ba, and your efforts and resources para sa kanya. I do not think it's ano, you have to be shy, you know, tanungin sa kanya yung mga bagay na siya lang ang pwedeng sumagot. Oo. Kailangan mong gawin yun. Di, parang ano, walang ibang way dito maliban sa tanungin siya. Tsaka yung mga nakakakilala kasi sa amin minsan, sir. Excuse me po. Iniisip ko, baka iniisip nila na hindi naman siya ganun ka, hindi naman siya mayaman, sir, kasi ako pa rin yung nagpro-provide minsan, and then ako yung utak nung ano, kumukha nito, may gusto akong i-open na business. Ano yun? Ko, ano yung business na yan? Babakas kami! Hindi, sir. Nagluluto rin kasi ako eh. Gusto kong magluto ng... Hotdog? Yung... Hotdog, no! Hindi, sir. Hindi, yung ano lang talaga, sir. Gusto kong... Ewan ko ba't ganon. Yung iniisip ko, baka i-open ko yun. Yung mga ibang tao, isipin nila... Dahil sa kanya, hindi nila alam na yung sa akin lahat yung resources na yun, ginagawa ko lang. Kasi sa totoo lang, Papa Jack, Wait. Let me stop you there. No? Why would it matter to you? Yung iniisip na ibang tao? Kasi, Papa Jack, tinamawala ka lang? Pares kami. Wala kami yung sagot sa akin. Sa akin po, okay lang eh. Okay lang eh. Oh, then you kasi cannot, inisip ko rin siya. Hayaan mo siya mag-isip para sa kanya. Kasi inevitably, okay, that's a decision that's going to be made by her, not you. Teacher, kasi kami parehas. I Papa know, Jack. Nabanggit mo nga, di ba? Isa kang teacher, di ba? Isa kang, ano yun? Ano yung isa pang ginagawa mo? Technician. Tsaka social, ano? Oo, tsaka social media manager, no? Kasi, alam ba, ngayong gabi, parang feeling ko yung you are driven by, ano, by your paranoia, di ba? Ano, your paranoia pala is driven by other people's impression to, di ba, sa inyong dalawa. Di ba? When nagawin guest staff, ano bang kinalaman ibang tao? Yan nga po yung lagi ko rin sinasabi sa kanya, Papa Jack. Actually, sa laging pakikinig ko ganyo, lalo na nung nasa Maynila ako, nung hindi pa ako natapos ng pag-aaral, sir, ang dami kong napulot sa inyo. Sinasabi nung na matanda na kami, kayo. Hindi po, sa totoo lang, ang dami kong napayuan. Ang matanda, si Mami Evelyn. Sa tungkol. Hindi. Sorry. Ginising mo naman. Natutulog eh. Ako, Kara, what's your take? Saan? Anong saan? Nagkwento siya, ano saan? Doon sa ano? Doon sa karelasyon niya? Hindi, sa problema niya. As a whole. As a whole? Eh, yung sinabi ko kanina. Ha? Yun na yun? Na, totoo yung sinabi mo na ang makakasagot lang naman nun, hindi naman talaga tayo eh. No. It's a good kasi thing. Kasi yung tinatawag naman niya, wala namang problemang nag-occur. So, wala tayong pwedeng gamutin or advisean. Mm. Diba? Wala namang nangyaring highlight of the day or highlight of the relationship na, oh, ito. Kumbaga, hindi pa kayo umaabot sa problema, andun pa lang kayo sa ano eh, sa stage na nangangapa ka pa kung okay ba to?
Seryoso ba to? Sincere ba to? Genuine ba to? Parang ganun. So ano pang, di ba? Ikaw lang talaga makakasagot niya. Kayong dalawa actually. Technically, you cannot solve a problem that's not yet a problem. Yun nga. So parang ano pang, di ba? Wala kaming pwedeng sabihin dyan. Maliban sa... At dog! Kasi makikilala mo naman din talaga ng lubusan ng isang tao as time goes by eh. Kusa yung mangyayari. It will happen eh. Mm. Sa mga ipapakita niya sa yung attitude, yung character niya. Diba? Doon mo siya mas makikilala. So, again, babalik tayo doon sa it will be test by time. Kung anong kaya niyang ibigay sa'yo. Kung anong effort, kung anong sacrifices para ma-prove na mahal ka talaga niya. The feeling ko naman, napuprove naman ng babae. It's just that siguro... Baka nakukulangan kasi siya eh. Well, kasi yung nakukulangan si, ano, si Tuan, ay yun yung part na, ano, tawag nito, yun yung sarili mong parameter. But then being with someone kasi is accepting what the person can give you and feel, diba, and feeling in the void. Eh. Mm-hmm. Pwede rin kasi yung binibigay niya sa'yo, kaya nakukulangan ka kasi alam mo sa sarili mo na ito, ganito ako klase magmahal, dapat ganito din. Kaso, iba-iba nga ang taong mag-express ng kanilang ano eh. Iba-iba yung languages of love. Love, yes. Iba. So, hintayin mo lang, malay mo naman, di ba? May along the way, may maramdaman kang, na-prove niya na. May tanong ako sa'yo, Tuan. Ano ba? Unang tanong ko, may dalawa akong tanong. Okay lang? Apo. Okay, unang tanong. Ano dahilan, ba't ka tumawag ngayong gabi? May trigger to eh. Yun nga rin, Papa Jack. Ano trigger nito ngayong gabi? Yung ano lang, kasi... dahil din sa kanya kasi like yung lagi niya sinasabi na wala na sila ng boyfriend niya paano ay yung ex-husband niya medyo parang naguguluhan din ako minsan minsan kasi magpapadala ng pera yung guy para sa mga bata and then yung mayroong communication pa rin. Hindi ko naman inalis siya, Papa Jack, kasi dapat ba sa'yo na lang ipadala, gano'n? hindi kasi, Papa Jack, yung parang ano ako, parang hindi naman sa na-insecure, pero obligasyon ng tatay yun eh. Oo nga po, gano'n nga rin po yung nasa isip ko, Papa Jack. Yung sa'kin lang, parang ano ba talaga yung isa? Kasi medyo magulo, Papa Jack, kasi parang naisip ko minsan, okay sila, ganun, yung parang ganun. Hindi naman ako, alam ba nung ano, ex niya na, jowa ka na? Hindi ko lang alam. Hindi ko matanong, Papa Jack. Kasi ba't di mo matanong? Imposible yung hindi mo natanong yan, natanong mo yan. Dalawang taon, hindi mo natanong yan, natanong mo yan. Huwag hindi mo ako maniniwala, hindi mo natanong yan. Hindi ko pa, promise Papa Jack, hindi ko pa natanong sa kanya na alam na ba niya. Ay, pala eh. Exactly. Ba't di mo itanong? Itatanong mo. Para hindi ka maguluhan, ikaw din naman yung nagsasuffer sa kakaisip. Yan, tama. Otherwise, you'll be assuming the answers. Nagpunta ka na ba ng Total Gas Station? San po? Total. Doon sa may highways? Oo. Malapit sa ano, PTT. Hindi ko ata alam yung bawa dyan. PTT kasi. Ah, PTT pala ang basa. Akala ko PTT. PTT. Sorry. PTT. Hindi ko ata alam yung bawa dyan. May nakabandal sa CR nila. Nakalagay doon, never assume the thoughts of anybody. Ask questions. Ask questions. No. That's... Okay. Pangalawang tanong ko. Pangalawang tanong ko. Ready na ba? Aba. Oh. Eh, di ba alam mo kung anong pinasok mo? It took you 2 years to feel this way? Opo, Papa Jack. Ibig sabihin na in love ka lang talaga ng sobra, di ba? So, nakakaramdam ka siguro ng selos, no? Yun po. Yun yung kalaban ko. Pero yun. Yung ano naman... Aminin mo ba? Naman... Di ba? Minsan kasi mga lalaki hindi umaamin pa nagsiselos eh. Hindi, dami mo iba. Minsan nga. Hindi mo sinabing lahat. Hindi mo kasabi si Ton. Bakit nadamay ka ng mga ibang magagalit ibang lalaki? Hindi. Ba't ka nagre-react? I am standing for the right of other men. Kasi hindi naman sila nagre-react. Ikaw lang yung nagre-react. Eh, ako ikausap mo dito. Paano standing for other men? Kaya pinagatanggol ko lang sila. Oo. O, so nagsiselos ka nga. Oo o hindi.
Di ba? Hindi pa masabi ng oo, oo na lang yun, ha? Oo, di ba? Opo. Ayun. Sabihin mo sa kanya na nagsiselos ka. Kasi para alam niya, kaysa kinikimkim mo lang yung selos mo. Kasi minsan ang selos, kailangan lang niyang lambingin. Baka kailangan mo lang ng lambing, di ba? Di ba? Minsan ka. Para ma-feel mo din na siya, secured ka. Gigiara, iniisip ko rin siya pag sinabi ko bang nagsiselos ako, tapos baka biglang hindi na niya ako kontakin yun kasi minsan nahihirapan siya. Ako yung nagpo-provide ng pera kasi marami ako, hindi naman sinasabi kong marami akong side hustle na ginagawa. Binibigyan ko siya, ganito. Hindi ko naiintindihan yung point mo, ha? Naliligaw ako, ha? Hindi, ang sabi niya, hindi niya gustong sabihin minsan na nagsiselos siya kahit nagsiselos na siya. Kasi nga naman, baka pag sinabi niya nagsiselos ako, be, ang gawin ng babae, ganun ba nagsiselos kasi hindi ko nakakausapin? Di hindi na makakatanggap ng pera na para sa mga anak, di parang kasalanan pa ni na sinabi niya. At this point, we are just assuming what the girl is going to, yeah. Diba, to tell you pag sinabi mo ito. Ganito na lang gawin natin para masettle natin ito. Ano number ng babae? Tawagan ko ngayon. Tatanong ko. Hindi yung matanong na, kami na lang magkatanong. Naka-duty siya ngayon, babadyak sa Clark. Sa Clark? Mm-mm. Saan doon? Sa may Friendship Highway? Phil Excel. Siya? Phil Excel. Sa loob ng Clark? Yes. Malapit sa mga tangki-tangki? sabihin mo magkita sila ni Melody the Dayrit. Nandyan lang si Melody the Dayrit. Okay, ha? Pero yun nga, alam mo, minsan kailangan mo din sabihin na nagsiselos ka para mabawasan yung selos mo. Kasi pag na-release mo na, kahit paano gagaan yung pakaramdam mo kaysa kinikimkim mo. Di ba? Tama ba? Mm. Kailangan mo din minsan. Hindi, di ba? Mm. Ikaw? Pag nagsiselos ka, sinasabi mo? Hindi ako nagsiselos. Okay. Hindi ako magsiselos. Hindi, pero di ba nakakagaan pag nilalabas? Hindi ko alam. Kasi kapag hindi mo nilalabas, because nahirapan. Because I'm very much secured with myself. Kaya hindi ka nagsiselos. So, Ton, kapag nakakaramdam ka ng ganyan, sabihin mo sa partner mo. Para kahit paano, mailabas mo yung nararamdaman mo. Kasi ikaw yung nahihirapan. Di ba? Ba't mo minabaltid sa akin? Hindi, kasi ikaw yung lalaki eh. Di ba you're speaking for other men, sabi mo? Oh. Hindi, ikaw kaya nagpapayo. Hindi ko alam. Kaya nga, di ba? Ayun. Kagaya mo, di ba? Sabi mo nga, ikaw never ka nagselos. Di ba hindi ka nagsiselos? Oh, yan. Mm. Di ba? Gaya mo si Papa Jackson, never nagselos yan. Di ba, no? Hindi nagsiselos. Kaya hindi siya nahihirapan kasi hindi naman siya nagsiselos eh. 'Di ba? Bakit ako yung topic? Hindi, 'di ba? 'Di ba, Ton? Oh. Opo. Tingnan mo, ikaw hirap na hirap ka pang sabihin na nagsiselos ka. Pwede namang sabihin, oo. Huwag kayong mahiya pa nagsiselos kayo kasi hindi naman kabawasan 'yon. Sabihin niyo, oo ah. Oo na, di ba normal naman yun sa relasyon na minsan makakaramdam ka din ng ganun. So, minsan kasi ma'am, hindi ko alam kung naselos ba or hindi ko lang, parang hindi ko kayang i-provide yung pangangailangan niya. Ganun, yung parang hindi ko kaya dang i-provide. Yung parang na-challenge din ako. And then, alam mo, Ton? Ton? Nahihirapan ako. Ton? Hello po. Siguro it is just safe to say na alam mo kung anong binasok mo, and you should know what role that ang para sa iyo sa relasyon na to, no? You know the complications of what you have gotten yourself into. Alam mo kung anong komplikasyon ng kabuuan na nito, di ba? Latag naman sa ito from very beginning. And you know the role that you're going to play. You know exactly, yes. Kung, di ba? You know exactly what you've gotten yourself into, di ba? And lahat naman ng nangyayari sa relasyon ninyo, it's supposed to happen. Tama? Opo. Oo. By way of saying that,
dapat lang naman talaga na yung tatay ng mga anak niya ang mag-support sa kanya. Given diba? Na yun, talagang yun yun. Given yun yung part na yun, di ba? So hindi mo pa pwedeng issuehan yung bagay na yun. Kasi, opo. Di ba? Yun talaga yun eh. Ang pananagutan mo dyan ay kanya, sa kanya. Opo. Mm. Kaya lang siguro, kung minsan, syempre di naman talaga maiiwasan na wala kang mararamdaman kahit konti. Siguro, hindi dahil din dun sa pagbibigay, kundi sa pag-uusap na, o nagbigay na ako, yun na nakapag-provide na ako. Kumbaga, at some point, may konting, siguro may konting selos, konting kurot, na normal din namang pwedeng mo maramdaman talaga yan. Di, let it out, sabihin mo sa kanya, para at least nakakahinga ka, tsaka natatapos yung issue. Kasi gano'n naman na magkakarelasyon, di ba? Dapat sinasabi mo yung nararamdaman mo kasi tinatago mo. Di ba? Gano'n naman yun. Opo. Ton. Opo, ma'am. Di ba? Kasi mahirap pag kim-kim ka ng kim-kim. Ikaw lang din nahirapan. Bakit tumatawa? Ton talaga, oh. Ano? Ano? Wala na siya nasabi. Kasi kami, hindi naman namin magagamot yung nararamdaman mo. Siya lang makakagamot niya. Eh. Oo! Diba? Oo! Opo. Hey! 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 Nergy! Yan na lang po. Siguro ganun lang. Sabi mo lang sa kanya. Huwag ka matakot. Pero syempre, huwag ka makipag-away pag sinabi mo. Hindi naman po ako ganun. Ano naman po ako. Mahinhin naman po akong kausap. Mahinhin? Mahinhin. Kapampangan. Malalambing ang mga kapampangan. Oo. Malalakas lang po yung boses. Masarap mga kaso, ano, no? Luto. Oo, no? Masarap mga pagkain. Di ba meron sa niya pansit na puti? Ano diba? Yung pansit na puti, diba, Babadyo? Di ba carbonara? Hindi, pansit na kulay puti. Ano ba, nagluta yun? Di ko alam. Di meron, di ba, yung kulay puti lang siya? Di ba meron? Pampanga ba yun? Di ko alam. Normal na pansit, pero walang kulay, wala yata. Natang toyo. Yung puti, so tanghon yata yun? Pero hindi, pansit lang talaga. Pansit puti. Uwa! Uwa! Oh yeah! Yung totoo. O, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Kung maririnig mo to, or... Hindi niya maririnig to, kung lang. Hindi, sasabihin sa kanya bukas, napakinggan niya rin, para magkain siya. Ano theme song niyo? Wala man, Papa Jack. Actually, talagang tama lang sa, parang tumama lang sa bato yung, nung maging kami, ganun. Okay, sige. Anong minsan, anong tawagan niyo? Tita. Ano? Ano? Atits. Tita? Atits. Tita, ganun. Atits nga. Ano atits? Ay, hindi ka dyan, say. Ano nga? Ano yun? Atits. Tita. Atits. Ah, atits. Atits. Lang. Pag tito, otits. Atits. Okay. Anong gusto mong sabihin kay Atits? Hello, kung maririnig mo man to, itutuloy ko yung mga plano, yung mga sinabi ko sa'yo nung una.
kung paano tayo asenso. Kung paano natin lalabanin lahat ng hindi naman kasi mga problema, yung mga challenges, mga problema yung challenges. Pero sana darating yung araw na yun nga pwede na tayong lumabas na magkasama. Yung although nagagawa naman natin kasama natin yung mga bata, pero sana yung may public na talaga, yung may public natin, and then assurance lang na kasi pares tayo nag-invest sa sarili natin sa relasyon na to. So assurance lang para sa para din sa pinasok natin na to. Makakawa ko naman dikta yun, ganun lang. Yun lang, and then kaluguran na kababata. Yun lang po. Kaluguran. Dako. Kaluguran daka. Ano yun? Mahal kita. Sobra-sobra. Ang galing. Knock-knock. Knock-knock! Who's there? Uwang. 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 Uwang galing. Ba yan? Hey! 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 Nergy. Uwang! Ano pa? Yun lang po, Mama Jack. Nasasabi ko naman na araw-araw sa kanya. Kung... Ano? Magsalita ka. Radyo to. Nasasabi ko naman na araw-araw sa kanya. Sa kanya mo lang. Kamal, sa kanya mo lang sabihin. Makikikismis lang ko eh. Baka may sali. Hindi. Yun nga lang yung pinagdataka niya eh, Papa Jack. Kasi wala talagang involved. Kahit dun sa mga ex ko, hindi ako na-involved dun sa mga ano. Dun sa mga third party o yung mga babae na iba. Palakaibigan ako, pero hindi ako nakikipag-flirt, ganun. Talaga ko, yun yung nagugustuhan nila sa akin kasi... Ano ba to? Parang 3 words per minute ka. Ano ba? Patpatol-patol. Nahirapan ako magsalita. Kami rin, nahirapan makinig eh. sorry. Salamat sa pagtawag. Oo on. Po. Maraming salamat din po. Baba. Bye. Ay. Putol-putol. Nahihirapan ako. Parang nagantian ako. Ay, naku. Yung ginagawa ko to. Salamat sa... Pagtawa. Naghang yung uso ko eh. Bye-bye, Ton. Nawala na siyang tuluyan. Bye-bye. Bye-bye po. Ayun. Yeah. Si Ton. Si Ton. Diba? Static yung uso niya.